Ang mga sahaba, mga kaibigan, mga kapatid, sila ang pinakamainam na mga nilalang. May malakas na iman, mapaggawa ng mabuting gawa. Halos puro akhira ang kanilang ginagawa para sa akhira, para sa kaluguran ni Allah. Subalit, bagamat dumating sila sa ganitong antas, ay hindi sila nagiging kampante sa kanilang mga sarili. Nangangamba pa sila sa kanilang mga sarili. Ganito ang katangian nila at ganito ang katangian ng tunay na mananampalataya. Hindi sila mapakali. Sinususpect nila ang kanilang mga sarili na maaari sila ay munafik o di kaya mapagkulang, makalimutin o di kaya mapapabaya. Baka meron silang pagkukulang kahit ganun sila mga sahaba. Tinatakot na meron silang pangamba parati sa kanilang mga sarili. Sahabang mga yan. Kasamahan na kasalamuan nilang mahal na propeta, bumababa ang mga kapahayagan sa kanilang harapan. Subalit hindi sila nagiging kampante, ano pa kaya tayong mga pangkaraniwang tao? Makagawa lamang tayo ng pagsasalaw, ano pa mang pagsamba ay nabibilib na tayo at nagiging kampante tayo. Huwag tayo maging kampante. Hindi natin alam ang magiging hantungan, magiging ending ng ating buhay. Si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa ayah. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya Rasulullah, patungkol po ito sa ayah na sinabi ni Allah na sila yaong mga tunay na mananampalataya na ibinibigay nila yung ipinagkakaloob sa kanila ni Allah. Naglalaan sila para kay Allah, sa landas ni Allah, mula sa mga pinagkakaloob na biyaya, pagpapala sa kanila ni Allah. Wa qulubuhum wajila. At ang kanilang mga puso ay nababalutan ng takot, pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong pagkatakot, pangamba, ya Rasulullah? Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Sila ba ay yung mga taong nagnanakaw, gumagawa ng pag-inom ng alak o pagzizina, ya Rasulullah? Sabi niya, ya Binta Siddiq, hindi. Hindi ganyan ang pag-unawa sa ayah. Sila yung mga taong walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun an la yuqbala minhum. Sila yung mga taong nag-aayuno, nagsasala, nagbibigay ng kawang gawa at natatakot, nangangamba sila na baka hindi tanggapin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting nilang gawa. Nagsasala daw, nagsasadaka, nag-aayuno, gumagawa sila ng pagsamba. Subalit ang mga puso nila ay wajila. Nangangamba, natatakot na baka hindi sa kanila tanggapin ni Allah. Bagamat sila ay mga mukhlis sa kanilang mga gawain. Ganyan ang mga sahaba. Hindi sila nagiging kampante sa kanilang pamumuhay. Nandun pa rin yung pangamba, takot. Ulaika hum sabiqul khairat, ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Sila yang mga taong nag-uunahan sa kabutihan. Si Abdullah bin Abi Malik na isang tabi'i, sabi niya, naabutan ko ang 30, mahigit 30 mga sahaba. Naabutan ko sila sa kanilang panahon. Napansin ko na halos lahat ng mga sahaba ay pinangangambahan nila sa kanilang mga sarili ang nifak. Subhanallah. Yung mga sahaba daw na mahigit 30, yung iman nila, hindi sila kampante. Bakos nangangamba pa sa sila sa kanilang mga sarili na baka tinatagnay nila ang mga munaf, ang sifat ng nifak. Katulad ni Umar bin Khattab, nang tanungin niya si Hudhaifa bin Yaman na siya ang nakakaalam sa mga lihim, sekreto ng mahal na propeta, ya Hudhaifa, sabihin mo sa akin, o
Umar, si Umar yan. Pangalawang khalifah, nabanggit na si Shaitan ay natatakot sa kanya kapag dumadaan sa isang daan, sa isang kalye na nakakasalubong na si Shaitan, maliban na lamang si Shaitan ay lumilihis sa kanyang daan. Ya Hudhayfa, sabihin mo sa akin ang totoo, nabanggit ba ako ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, mga munafik? Subhanallah, sabi ni Hudhayfa, hindi maaari, hindi ka kabilang, ya Umar. Naabutan ko, sabi ni Abdullah bin Abi Malika, na halos lahat sila ay nangangamba sa kanilang mga sarili hinggil sa nifaq, at wala man lang isa sa kanila na kanyang sinasabi ang aking iman ay katulad ng iman ni Jibril o ni Mikail. Ganyan ang mga sahaba, nangangamba, hindi sila kampante hanggang sa pinakahuli sandali ng kanilang buhay ay gumagawa pa rin sila ng pagsamba. Yung iman nila ay pinag-iitingan nila. Kaya sabi ni Abu Darda radiyallahu anhu, la'an astayqi anna Allah ta'ala taqabbala minni salatan wahida khairun li ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kung matitiyak ko lamang, sabi ni Abu Darda, matitiyak, masisigurado ko lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala tinanggap niya ang isang sala na nakaating na pagsalahan, mas mainam, mas kaibig-ibig sa akin ang isang sala na natiyak kung tinanggap ni Allah kaysa sa mundo at ano pa mang napapaloob dito na makamundong babay. Allah. Ganyan ang mga sahaba, matiyak lamang daw nila ang isang sala na tinanggap niya Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam, mas gugustuhin nila kaysa sa mundo at ano pa mang napapanood dito.